Mga ka-taxpayer kong mahal. Mga ka-taxpayer kong mahal. Peace and happiness be with you for life. Ito po yung ating programang itanong muna kay Maestro kung meron ho kayong mga problema sa taxation. At ang palatuntunan hong ito ay naglalayong tulungan ang kapwa Pilipino ng kapwa Pilipino. Lalong-lalo na po yung mga taxpayer na naghahanap ho ng hanap buhay. Ayan. Kahapon ho, diniskas ho natin yung estoppel. Paano ho ginagamit yung estoppel for your own benefits? Kasi natutunan ko to sa BIR eh. Ang BIR, ginagamit ang estoppel for their own benefits. Eh, tinanong ko yung sarili ko. Kung kayang gamitin ng BIR yung estoppel for the benefits, maaaring personal gain or personal interest ng mga revenue officers, o para ho sa kapakanan ng komunidad o ng ating bansa, bakit hindi natin gamitin bilang mga taxpayer yung estoppel? So, sa mga hindi pa ho nakakapanood o nakakapakinig nung lecture ko, available na ho yan sa ating YouTube po. Yan. So, may YouTube tayo sa Tax Specialista YouTube. Pwede nyo ho yung puntahan, mga ka-taxpayer kong mahal. At dun po sa may mga gustong magtanong, okay? Pwede nyo hong ilagay ho yung tanong nyo rito. Ha? Ayan, katulad ngayon, nandito ho si maraming salamat, Josie Jeronimo. Ayan. Hello, thank you for all the knowledge you shared to us. God bless you, sabi niya. Andito din yung kaibigan nating si Lynn. Good morning, Lynn. Ayan, pwede ho kayong mag-comment dyan. At andyan ho, dumarating na yung mga comment natin. Good morning, KG. Ha? Pagpalain ka ng Panginoon, mahal kong G. I love you, mga ka-taxpayer kong mahal. So, ang topic ko ngayon, sa ipangako ko, ay yung RMC. Ah, ang dami nagagalit dito sa RMC 80-2021. Sir, ano ba yung RMC 80-2021? Okay. Nag-comment din ng isang magaling na tax specialista, si Guia. Sabi niya rito, you may drop your question here if you have any tax concerns you want to ask. Ayan, pwede kayo magtanong kasi ng question sa akin. Nagla-live ako kasi gusto ko talagang tulungan ng taong bayan. So, sobra na ho yung graft and corruption sa bansa natin. So, hindi ho yan magagamot ng mga politiko at nakaupo sa gobyerno. Eh, sila nila kikinabang eh. Diba? Yung nakikinabang sa graft and corruption, hindi gagamutin yung graft and corruption. Ha? Yung nakikinabang sa sakit, hindi gagamutin yung sakit, palalalain yung sakit. Ha? At sisingilin kang milyon-milyon. Ha? At sasabihin ang rate sa isang araw ay 10,000. Nasa 10 ka pa. Anong nangyayari, mga ka-taxpayer ko sa ating bayan? Ha, mga ka-taxpayer kong mahal, I love you. Kaya ito po, pag-usapan ho natin itong lumabas na, pwede ho ninyo akong kontakin. Ito ho yung contact number ko. At pag-usapan ho natin itong kinaiinisan ng maraming Pilipino ngayon, itong RMC. Ayan, pinupuntahan ko yung RMC. 80-2021. Ito po yon. Ayan, yung 80-2021. At makikita po ninyo dyan yung nakasulat. Ayan, palalakihin ko. Mm-hmm. Ito ho yung i-discuss natin. Bago ako mag-discuss ng iba pa, mga ka-taxpayer kong mahal, kung kayo po ay nangangailangan ng hanap buhay o tulong para magkaroon ho ng hanap buhay, meron ho tayong mga ginaganap na pagtulong. Ang tax specialista po, naghahanap po ako ng mga ite-train, mga interns. Okay? Parang intern na doktor. Bago ka maging full-fledged na doktor, mag-i-intern ka muna eh. Ganon din yung mga nurses. Kailangan may mentor ka na mag-guide sa'yo. Ganon ho yung sa ospital.
Hindi ka basta, oh, eto, doktor ka na, graduate ka na, oh, yan, mag-opera ka. Hindi. Sasama ka dun sa isang doktor na mayroong 20 to 25 hanggang 50 years experience para gabayan ka, ituro sa'yo papaano mag-opera, magbiyak ng ulo. Ganun din po ako. Naghahanap po ako ng mga interns na tuturuan ko sa letter of authority. Intern number 1. Ah, sa subpoena duces tecum, intern number 2. And sa notice of discrepancy, intern number 3. Kung kailangan nyo ho, nasinabi ko na ho sa inyo, kung saan nyo akong makikita, meron ho tayong telephone number na pwede ho kayong tawagan, o may mga website po tayong pwede ho kayong puntahan. Ayan, ito po, ipapublish ko lang ho. Ayan. So, ito pong sinasabing Revenue Memorandum Circular 80-2021. Sabi dito, in-extend. Ayan. Ah, nagre-reklamo yung BIR, sabi ng ganun dito eh. Eh alam mo eh Mr. Maestro eh, sabi niya lang ganito rito. Eh hindi naman namin hindi kami makagawa ng assessment eh. Dahil walang pasok. Sino pinagloloko nyo? Sino pinagloloko nyo? Kompleto sweldo nyo mga bossing. Ah, walang bawas kundi GSIS, PhilHealth, pag-ibig lang at saka withholding tax yung binabawas sa sweldo nyo. Ah, kahit hindi ho kayo nasa opisina ng BIR, mga ka-taxpayer kong BIR officials, sumesweldo ho kayo. Ang tawag ho doon, sabi ng ating gobyerno, ay work from home. WFH. Tapos sasabihin nyo, hindi kayo makapag-assess. Bakit? Pinospone ba? Dineclare ba na wala kayong pasok? Di ba hindi? O, sino nagpipigil sa inyo na mag-assess para extend ninyo yung inyong right, yung obligation, hindi pala right to eh, obligation to assess a tax. Napaka unfair. Why? Personal gain ho yan sa aming palagay. Okay? Bakit personal gain? Siyempre, merong lateral attrition law, Republic Act 9337, na pag hindi itong mga BIR officials na to ay nakapag-reach ng kanilang quota, tatanggalin sa trabaho, mawawala yung mga benefits. So itong mga BIR officials na to, takot na takot, hindi ko marireach kasi may pandemic daw. Hindi totoo. Yung mga taxpayer nga, kahit may pandemic, pinagbabayad ninyo ng tax eh. Pinalalabas ninyo na bahay, sa bahay. So, na-postpone ba yung obligation to pay tax para yung inyong obligation to collect tax ay ma-postpone din? Dapat mapo-postpone muna yung right, yung obligation namin to pay, to file tax returns, to pay taxes. Bago ma-postpone yung inyong obligation to assess tax or taxes, to collect tax or taxes. Eh, hindi naman, sir. Wala namang na-postpone sa obligations natin. Hindi na-postpone yung obligations namin mga taxpayer to pay taxes, to file return. May penalty pa nga eh, pag hindi kami nag-file. Pero kayo, bakit ninyo i-extend yung inyong right to assess at saka right to collect taxes? Isipin nyo na lang, sir. So, sa aming palagayan, sir, that is unlawful. Ito pong nakasulat ho dito na ine-extend. Uy, sabi rito, idagdag natin yung nawalang araw, sabi rito. So, ito na ngayon yung computation. Ha? So, pwede ho ninyo itong ulitin ho sa ating YouTube channel at makikita rin ho ninyo ito sa aking Facebook. Sa mga hindi nakakaintindi, nasa Facebook ho natin to. Nasa ka-taxpayer fan page po kayo ngayon. So sabi, due to prescription, ayan na. Ito daw yung number of days. Okay? So, old due date daw, hanggang new prescription, hanggang December 30 na. Ayan. Ito naman hanggang August 30. Ito po, mga ka-taxpayer kung mali, mga taxpayer kung mali, yung mga kaibigan ko dyan sa BIR, sir, may batas ho tayo eh. Ang batas ho natin, papakita ko sa mga minamahal kong taxpayer, nasa section 203. Basahin ho natin yung section 203. So,
Simple lang ho, ah, ganito ho yung mga ang gagawin nyo, mga nakikinig at nanonood sa akin. Ha? Itatype nyo lang dito sa browser, RA8424, lawful. Ayan, meron na, lawful. Lalabas na ho yan. Ito ho yung tax code ng Pilipinas, 1997. So, pupunta ho kayo sa section, ayan, 203. Sa section 203 po, mga ka-taxpayer kong mahal, nandito ho kung kailan ho dapat mag-assess ng tax. Ayan. So, X ko na to. So, maliwanag ho dito. Sabi, ayan. Okay? Maliwanag na binabanggit dyan, shall be assessed, ayan o, internal revenue taxes shall be assessed within 3 years from the date of filing, after the last day prescribed by law for the filing of the tax return. Anong ibig sabihin nun? Halimbawa, nag-file ka ng 1601C, for example, ng February 10, 2017. So, magbibilang ka from February 10, 2017 ng 3 years. O, di February 2017, 2018, 2019, 2020. So, nag-prescribe yung BIR form January 2017 ng February 10, 2020. Yon. Eh, paano naman sa BAT, sir? O, sige. Sa BAT naman, nag-file ka ng first quarter. So, BIR form 2550Q, pinail mo ng April 25, okay, 2017. O, 3 years, bibilangin natin. April 2017, 2018, number 1, 2019, 2, 2020, 3. O, so, nag-prescribe na siya ng 2020, April 25. Ganun ho. So, ibig sabihin, bawat return nag-e-expire sa iba't ibang panahon. Hindi ho isang, mali ho yung tinuturo nung iba eh. Lahat daw ng tax return, yung BIR form 1601C, BIR form 2550Q, BIR form 1701, nagpe-prescribe lang daw lahat sa April 15 to after 3 years. Mali po, mali. Nagpe-prescribe sa iba-ibang time frame. Ayan po yung sinasabi ng batas. Ngayon, pinag-uusapan yung right ng BIR. Pag-aralan natin, sir. Kailan nasusususpend? Dito po yung procedure. Ayan yung suspension. Suspension of running of statute of limitation. Ayan, alas 9.42 na pala. May lecture ako mamayang konti. So, meron pong apat. May apat ho na mapagpe-prescribe. May hinto. Sabi rito, basahin natin. Ito yung buo. Suspension of running of statute of limitations. The running of statute of limitation provided in section 203 and 222 on the making of assessment. Making. Paggawa ng assessment. Paggawa. Making of assessment. And the beginning of distraint or levy. Ibig sabihin ng beginning of distraint and levy, mag-uumpisa na yung pagkolekta. Hindi pwedeng mangolekta kung walang assessment. So, mauuna ang assessment. So, pag nag-prescribe ang assessment, nag-prescribe ang pangungolekta. Ganun lang kasimple yun. So, kung walang assessment, walang collection. So, ang ginagawa ng BIR, extend nila ngayon yung assessment para ma-extend yung collection. Ha? Mamaya, pag-usapan din natin, paano yung mali? Ano yung mali dito sa ginagawang ito ng Bureau? Now, sabi dito, huwag nyo kalimutan yung mobile phone ko. Pwede nyo tawagan yan kung meron kayong mga problems. Andiyan dyan ho yung si Guia, si Lenlen at si Sonia na pwedeng sumagot sa inyo. Now, ituloy natin yung pag-aaral natin. Sabi rito, and the beginning of distraint or levy, a proceeding in court for collection in respect of any deficiency. So, therefore, kailangan merong deficiency.
shall be suspended for the period during which the commissioner is prohibited from making assessment or beginning distraint or levy or a proceeding in court and for 60 days thereafter. So, paliwanagin ko kayo sa inyo. Kailangan meron daw situation na nag-prevent kay commissioner na gumawa ng assessment or mangolekta. May situation na nag-prevent. Tanong, yung bang MECQ, GCQ, o ano mang Q yan? Nag-prevent ba? Sagot, hindi. Bakit hindi? Because may pasok sila. May internet. May pasok ang Philippine Postal Corporation. May pasok ang barangay officials. May pasok sila. Okay? Inaalaw nga nila yung electronic appointment. Diba? So, ibig sabihin, walang nagpe-prevent. May pasok sila. May bayad ang oras nila. So, ano sinasabi mong nag-prevent ka, bossing? Paliwanag mo sa amin, sir. Anong batas ang ginamit mo para maintindihan ka namin, sir? At pag naintindihan ka namin, susunod naman kami sa iyo, sir. Pero kung illegal o unlawful ho yung ginagawa ninyo, huwag niyo naman po sana kaming pasunurin. Kasi masama ho sumunod sa isang unlawful. Ba? Parang sinasabi niyo sa amin, gumawa kami ng isang krimen. Ayaw namin gumawa, sir, ng isang krimen. Bawal ho yun, sir. So, ayaw din namin kayong makitang gumagawa ng isang krimen. Gusto namin kayo ay lawful, sabi nga ng ating Supreme Court, dapat ang mga BIR officials ay law-abiding. So, iniisip namin, bossing, baka nagkamali lang kayo. Pwede nyo pang i-correct. Ha? Kahit sa ano, kahit sa Bible, makikita nyo na binibigyan kayo ng second chance para mo kayo ay mag-repent sa inyong kasalanan. Ganon din ho sa batas natin. Binibigyan din ho kayo ng second chance. Ha? Ang problema kasi dito sa tax code natin, ha? Oy kayo mga, oy kayo, sorry mga congressmen ha. Kung nga kagalang-galang na congressmen o congress people, mga senador, bigyan nyo naman ng medyo mabigat-bigat na kaparusahan ang pambabastos sa ating batas. Okay? Wala akong natatakot sa tax code, sir eh. Wala. Lalo-lalo na yung mga nasa nakaupo. Bigyan nyo sila ng medyo mabigat-bigat na kaparusahan, sir. Para naman ho gumanda-ganda ang koleksyon natin sa buwis. Hindi ganitong sinasakal kaming mga taxpayer. Napaka hindi maganda. Ano po? Tuloy ho natin yung pag-aaral natin. So, napatunayan natin, mga bossing ko, na may pasok sila. At may pasok din tayo. Kahit na work from home tayo, eh pinagbabayad tayo ng buwis. Okay? Kinokolektahan pa rin tayo. Okay? So, sabi dito, ha? May 60 days. Tama ho ito. Hindi natin pwedeng babaguhin ito. Plus 60 days sila. So, tama po yun. Merong 60 days sila from the suspension. Okay? 60 days. So, yung unang suspension ho, nung April 12, tama ho yun. Plus 60 days. Pumapayag kami nun na nag-end na ng June 12. Pero kung i-extend mo pa rin, sir, palagay ko, binabastos mo na po kami, sir. Ha, binabastos nyo na po yung karapatang pantao, karapatang pang taxpayer ng mga Pilipino. Ano po, sir? Sa po dito, mayroon pong apat na masususpend yung running of statute of limitation. Number one, when the taxpayer requests for an investigation which is granted by the commissioner. Oh, nangyari ba yan? O sa certain taxpayer, yes, nangyari. Okay? Yun yung number one. I-discuss ko na lang later on yan kasi kulang oras natin. Number two, when the taxpayer cannot be located in the given address filed upon with the taxpayer, in a return filed upon which a taxpayer being assessed or collected. O yan, number two, hindi raw kayong malocate. Okay? Number three is, When the warrant of distraint is levy is duly served with the taxpayer. O pag nakatanggap ka na ng warrant of distraint and levy, hindi ka na prescription period dihinto. Kaya nakakatakot makatanggap ng warrant of distraint or warrant of garnishment. And of course,
yung taxpayer ay hindi malocate. Ayan. When the taxpayer is out of the Philippines. So, apat lang po yung sinasabi dito na area na hindi kayo, na masususpend lang. So, wala ho rito sa sinasabi ng ating section 223, yung justification ng BIR dito ho sa RMC. Ayan, ito pong RMC na to. So, itong RMC. So, sa ating hong palagay, illegal, unlawful ho itong RMC 80-2022. So, yung mga taxpayer hong gustong magsama-sama, mag-donate, ha? Kailangan ho natin ng, ang mahal ho kasi ng lawyers na mahawak dito eh. Pwede ko ho kayong igrupo, pakilala ko ho kayo dun sa mga lawyers na hahawak ho ng kaso, mag-file ho kayo ng certiorari sa Court of Tax Appeals. Ayan. Kung gusto po ninyo, pwede ho akong tumulong sa inyo. Wala hong bayad. Gagawa ho ako muna ng administrative protest kay BIR para i-repeal niya ito. Pag hindi niya ni-repeal ito, pumunta ho tayo sa Court of Tax Appeals at pabayaan ho natin ng Court of Tax Appeals, gawin ho nila yung kanilang mabuting trabaho. Yan lang po. Analysis lang naman, sir. Wala ho akong binigay na legal opinion dito. Binigay ko legal information. Okay? Now, na-extend na pala, mga ka-taxpayer kong mahal, na-extend niya yung estate tax amnesty. Ang puso ko ho kasi nasa farmers. Okay? Ang problem ho ng mga farmers na binigyan ho ng lupa ng ating gobyerno noong 1986 hanggang 1994, 1996, nalalangrab na ho ng mga politiko at saka mga nakaupo sa gobyerno. May mga nababalitaan na ho ako na yung mga nakaupo mismo sa Register of Deeds ay nilalako daw. Tilalako. Nilalako daw yung mga untitled land. Ipinamimigay. Kung kani-kanino. Kasi may bagong batas para mapamigayan ng mas mabilis eh. Kagagawa lang at ang nag-author ata si Senator Gordon. So nilalako yan, binebenta. Nagkakaroon ng titulo. At the expense ng mga farmers. So kayong mga farmers kayo na nasa samahang magsasaka, etc., etc. Alam naman ho namin dito sa Maynila o dito sa Metro Manila na wala ho kayong pondo para maglagay ng tanim diyan. So ganito ho, gagawa ho ako ng kooperatiba sa tulong ng mga accountants. Nakasama ko rito sa tax specialista. O mga accountants, makinig kayo. Baka may mga nagtatanong na rito. Saan ba ito na hindi ko na... Ayan. So, tingnan nga natin kung may nagtatanong pa sa akin. Mm-hmm. So, okay. May mga nagtatanong na pala. Ang dami na pala. So, tapusin ko lang ito sinasabi ko. Mga farmers, magtatayo ako ng kooperatiba at ini-invite ko ho kayo na mag-join sa kooperatiba ko. Na ang gagawin ko ho, very simple. Yung lupa, wala ho kayong puhunan para itamnan. So, gagawin ko itong mga accountants na mayayaman na ngayon. Dadaling ko dyan at sasabihin ko sa kanila, magpatanim tayo ng jasmine rice. Masarap ang jasmine rice. So, pag nagtanim ng jasmine rice, okay, dapat yung anin na niyan, yun yung magiging balik ng puhunan namin at may konting tubo naman. At kayong mga farmers, maganda rin kasi magkakaroon kayo ng jasmine rice na may bebenta nyo. Okay? So, imimit ko yung end consumer tsaka yung manufacturer, yun yung farmers. Yan yung aking pangarap. Pangarap muna. At the same time, kayong mga farmers, para hindi umanakaw yung mga lupa nyo. Ha, nandito si Lynn. Ha, yan yung tutulong sa atin. Si Marisa. Ha? Si Marisa, andyan dyan si Fatima. Ayan. So, may mga, andyan si Jean. Ha? Si Justin. Wow.
si Leo, si Jam, may diamante tayo rito. Okay. So, andyan yung mga ano natin, may mga tinatanong sila. Eh, si Jasmine, tungkol sa PTU. So, ang sinasabi ko rito is, siguro it's, hindi na ho natin sobrang dami ng trabaho ng ating pamahalaan. Tayo ng mga tao ang magtulungan sa isa't isa, lalo na tayo ay mga Pilipino. Okay? Tayo tayo ng kooperatiba. Ini-invite ko yung mga accountants na nakikinig sa akin, makipag-coordinate kayo sa atin. Let us create a cooperative na tayo din ang magiging end consumer. Ang gagawin natin, yung mga magsasaka na walang puhunan para magtanim ng jasmine rice. Bigyan natin ng pagtatanim ng jasmine rice, makipag-coordinate tayo sa Department of Agriculture para makabili tayo ng bini at maibigay natin sa kanila. In return, ha? Ipapakiskis natin yung jasmine rice na yan at sa atin yung jasmine rice. Wow, sarap na pagkain natin. Konting jasmine rice lang kasi malakas sa sugar yan. So with that, mga taxpayer, kung mahal, hindi na ako magtatagal because meron ako susunod na lecture tungkol sa introduction to tax accounting. Okay? Medyo madedelay lang. Madedelay lang. Aayusin ko lang to. At magkita-kita tayo mayamyang konti. Madedelay siya ng mga 15 minutes. Okay? Sabi ko, alas 10 eh. Eh, mag-aalas 10 na. Mag-execute pa ako ng kung ano-anong dokumento rito. And mamaya na lang natin, i-delay natin ng konti. So with that, pag-usapan natin bukas kung mamarapatin is yung tungkol sa tinatawag kong color coding ng mga letters nyo. Very effective, sir. Ino-color coding ko yung letter ko. Ha? Dalawa ho kasi yung benefits. Left, right ho ito. Right and left. Okay? Color coding ng ating letters. So with that, mga ka-taxpayer kung mahal, peace and happiness be with you for life. See you later. I'll